National Police Academy kon PNPA. Ini mga kaaksyon naging kumpirmar ni PNP spokesperson na Police Colonel Gina Fajardo. Sunok kay Fajardo, ang PNP nag-issue sa Memorandum Circular 2024-023 sa Marso sa ninga tuig na kung saring gina-require ang tanang mga personnel na may existing tattoos na maghatad sa written affidavit na nag-declare ng ilang tattoo nag-iban pa ang visible kung hilmo noon ang ila personal nga ipakakasa. Ang statement makakso na gasiling, we have an MC pertaining to the wearing of tattoos. Those who are trying to get into PNP and those who intend to apply will not be accepted if they have tattoos. So isa ka requirement ang gwa SNE, no? Do tattoo ruling. And we all know makakso nga ang PNP for so long. May ara ginayas ng nagaduso nga butangan sang tattoo rule. May ara man mga kongresista nga nagasiling sadto nga iban ang tattoo ruling. But in, under the Armed Forces of the Philippines, they have an existing strict policy sa ginatawag na ton tattoo rule mga kaaksyon. I don't know, no? On how it is being interpreted here in locally. Ika ang siling mga kaaksyon ni Fajardo, ang tanan nga may mga existing tattoos. Once the memorandum circular publications became or becomes available, they must provide us details on what kind of tattoos they have. Hindi man sila pwede kuno makapatattoo, especially sa body parts, nga hindi matabunan sang ila uniforme. Madamo mga kaaksyon sa mareaksyon, may angot si Nidri, masiling kaya simple nga butang. Roti, simple nga butang, basta gani implementar mga kaaksyon, basi mo pa rin sa uli, ang halinan nga daw hindi ka makaperformance ang maayo. Action Reports, Afternoon Edition. Joining us sa itong pagpangalagad, the returning Police Captain Jodices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Captain, good afternoon. Si John Diaz, the Reaction Radio. So John, may hapon sir. May hapon sa tanang nga pala matising mo programa siling hapon sir. May hapon sir. Yes sir, thank you so much for your time sining hapon, Captain. Anyway sir, ano di ang memorandum? Nakabato na gidman diri sa lokal sa memorandum circular regarding sa banning sang tattoo kun mando nga pagpakakasa may mga tattoo nga visible sir. At this memorandum na report sang March 2024 sir. And then it's on publication. Pag once nga master nga pwede na natin nga implement sa ito ng lower units, that's what we consider natin nga motor academic na pag-utang sa ito o kung pag-implement natin, sir. Okay. But if you random sa number, makakina, there will be an inventory sa ito mga personnel na may mga tato bala sa ilang alawas. And then somehow, hindi ginabawal na ang mga tato outside na makita sa uniform. Mm-mm. So they were given only 3 months. Kung once na na-effect na nga itong memorandum, they were only given 3 months para i-erase anything or i-dalaon anything mga tattoo nga outside, visible outside uniform. Uh-huh. And then na ito naman sa inventory naman sa ito mga kapulisan nga may mga tattoo. Sir, ang inventory na sir, right after nga ma-implement na ito ng bagong memorandum, sir, wala na sir, hindi na pwede dugangan pa ang mga tattoo nga existing sa ito mga personnel. Okay. Doon sir yung nga sa pag-implement sige sa mga bago sir magsulod sa polis so kung man mga bago nato yung mga member sa ato sa polis sir ginapawal ginato sir ang ato ng mga personnel to be recruited as a new members of the Philippine National Police sir na inwala ni dapat nato sa ilang kalawasan. Mm-mm. Sir, so how do you react on this one? Are you welcoming ang ininga memorandum or somehow are you receiving sir mga complaints or negative feedback? Sir, ang Philippine National Police are governed by laws and policies. These will be implemented in general. So nga to, sir nga, sir, maaligar kita sa bagong memorandum because still, may mga tattoo mali sa nga to, wala mata sa ka-discriminate ng mga members na sa Philippine National Police na may mga tattoo sila, sir. But again, the PNP as projecting this sort of image in the public, somehow it connotes another perception to the public kasama sa mga itong mga personnel na may mga tattoo. So especially na you are doing a police job sa ato na publiko, instead na may medyo may negative effect or may negative effect na mabrot pa upon sa ato mga personnel na may tato sa ilang kalawasan. Now, in this coming existing sa ato sa memorandum is one way or the other, we are also building a good image sa ato na publiko. And then somehow,
kinakonsider nato man nga some sort of another development that ang aton nga Pilipinas na police creating or making a strategies and guidelines para to foster sa aton nga tawag na public image. Sabagay, siguro ang gusto lang maniguro, sir, sa PNP, no? Nginablang ang paglantaw sa mga otoridad is tinlo lantabon. Yes, sir. May ara kita sa mga tawag na tamang bihis. May mga memorandum kita sa mga tamang bihis. That the PNP should adhere with the tamang bihis. Not only but the wearing of the uniform, but also another part sa ating kalawasan nga ma-conform kita nga ang ating kalawasan ay matilo sa palanawan sa publiko. Not only kung may adyan sa making things up na again sa ila, but one way or the other, this particular memorandum is has for us sa iba nga may mga tato, but yet, the end of the day, we are confirmed kung nang mag-adhere kita sa bagong memorandum. Pero sir, anyways, with or without tattoo, it can never, ano man o, siguro no, sinigla natin nga, I don't know if you agree nga, hindi kinman nisa makaapekto sa performance of duty nila eh. Exactly, sir. May bay nga ito. May nga nato in the brighter side para i-discuss nato. Ang ato, may nga mga, ang ato, may for instance, ang ato mga operative nato. Ang ato ng mga police are doing under what it calls it is, cover work nato. They blended in society wherein nga gusto nila magkuha sa natawag information. So you cannot blend in society and society wherein nga may mga tato or somehow, amo na ang isa man ka advantage natin, but isa man ang mga bagay kinakonsider natin. But yet, it's actual sir, John, I do agree, it doesn't affect the performance sa isa ka police ko nagtatrabaho malaki in chakto. But this is one way or the other na ang aton nga bagong memorandum is what I call so implemented in general. Whether we like it or not, we will conform to that memorandum. Sir, when do we intend to do inventory, sir? When may ara kasi kung may memorandum na kaya for national headquarters, immediately ma-conduct sa natawag yung inventory sa ato ng mga kapulisan na may mga tato sa ila kalawasan. So, papapin siguro sa matabo sinidil with this amount of affidavit or undertaking that sa ato mga kapulisan na may existing tato na hindi na pagtuganan. So, at least, what is na lang ato niya sa pag-aasara kung ano na lang ang tato nga ara sa present. But sa surgeon, mayari niya exempted ang atong implementation sa ngayon yung ginabawal na tattoo sa atong. You know? May mga tattoo mo niya, sir, dyan nga natawag niya aesthetic tattoo na yung sumakilay sa atong mga bibig niya sa mga atong kababaihan. Exempted niya, sir, dyan. Ang atong ginalantaw din sa mga characters, mga religious characters, another some sort of characters na hinabutang natin sa atong kalawasan sa ginapatato permanently. So, amo niya sa ginaaton niya sa subject for the memorandum. Oo, ang aesthetic tattoos, no? Padamol kilay, padamol bibig, di ba? Yes, sir. Like, exempted ini sa ini nga memorandum sa aton nga ginapabawal na tattoo sa aton kapulitan. Ini mga features ang character sa amo ang ginang-mention eh. Kasi may ginalantaw sa aton nga Pilipinas, sa organization sa Pilipinas National Police at sa mga ini will be somehow will be controlled, managed ngayon din na kita na ng ato kapulit sa mapuno na kita sa ato sa kalawasan. Sir, for instance, no, may ara BPNP nga nakabalo na nga may ara possible implementation sa sining order once it is being published. Pero kung subong yabi, sir, pakasinadaan ang iyang tattoo, will he or she be questioned or dapat to dato na lang ana yung memorandum? Ako sa akong perception, mas better daw siguro before magkikita sa memorandum, kung di ko kaya mo lang ipayari sa tattoo mo, mas better daw sa atin na paglantaw rather than the memorandum will take effect eventually na may inventory na. So that will be somehow another perspective of understanding sa layo sa pati ma-administratively sanction ng atin ng mga kapulisan kung hindi sila mag-adhere sa memorandum na hiyatag sa National Quarter. Okay, isa pa kita ba sir, ang mga applicants, no? Even ang mga aplikante nga nagaplano magsulod sa PNP. Anong atun pathag sa ilas, especially if now they have tattoos, no? Basta man, sinasad doon discriminating, maninga policy man, may tattoo ko, ma-apply ko, doon ko ginagina-target nila. What's your reminders to them, sir? What's your message to those who will be attempting, no, to enter the PNP organization? Just like what I said, wala ko, sir, dyan. This will be affect pag sa gila nga pag-apply sa aton, kasi yung aton, ginagina-discourage, kinaton, yung aton, yung mga bagong mga personnel na magsulod sa PNP, nga may tattoo sila sila kalawasan. So during the physical examination, sir, dyan, at may tapo kasi imong lawas ka ang kalang 3 months ngayon kuwaon mo niya. So that will be affect also with your performance. Masakit ina mo.
kasi may undergo ka operation o magkando ka sa natawa ka laser. So that will be also matiktahan ng mga, ano, I don't know kung ang makalabot sa sailing period prior sa kick-out natin. Pero in general, kaya ginatawag natin niya, wala niya si Iban, kaya example, we are not allowing new members of the Philippine National Police kamay tato, Sir John. Yes, sir. No, very well said. Kaya this is a reminder for them, an early warning for them, the things that they have to do, no, to make sure nga pagsulod nila do ka mayuman kag fitting gid sila, sir, sa mga requirements ng PNP, no? Exactly, sir. Not only sa the fitting that ang aton ngayon mahin sa aton kapulisan ang ginamaintain na natin ini, then also implemented sa aton mga sa aton mga personnel. So the same also applied especially na dito mga bagong pagsulod sa Philippine National Police. Oo. Police Captain Joe, this is Catalogo, sir. Thank you so much for your time and for the explanation related sa sining issue. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. May nga po sa tanong. Salamat na sa support nila. Yes, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Police Captain Joe, this is Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental.